klase din po ng tanong, ano? Ani ng kamay nila to probably ask questions, ano? Unahin na natin si Miss Happy Morning Show. Si Ma'am Horizon Chaser. So, suki natin to, ano? Ayan, so, Ma'am Horizon Chaser, Happy New Year. And, Ma'am, yung inyo pong katanungan, please. Happy morning po. Kay Dr. Raimondo, so sa kanyang presentation nga po malinaw na kapag pala hindi magkatugma itong atomic time at ang astronomical time ay apektado itong UTC natin, tama po ba? So yung tanong, ano yung effect sa ekonomiya ng ating bansa? And kung may effect po ito, ano po yung ang action dito ng pamahalaan? So dapat po ba bigyan ng pondo itong magandang programang ito dahil mahalaga nga ang oras dahil mukhang malaking epekto ito sa ekonomiya ng ating bansa. So yung DOST Pag-asa po sa follow-up question naman, ano yung gusto ko lang dinawin kay Dr. Raimondo ulit, yung malaking pananagutan po nito. So yun lang po. Pag-asa po, gusto ko linawin yung may malaking pananagutan hinggil dito ayon kay Dr. Raimondo. Ano po yung pananagutan niya kayon? Sir, follow up ulit. Yung halaga sa time ay kadalasan di ko ba mga professionals lang. So, paano po kaya matulungan din itong mga ordinaryong mamamayang Pilipino na pahalagahan yung time? So, ang pamahalaan po ba natin dapat magbigay ng pondo para maibaba sa LGUs? Thank you po. Thank you for the question. Sir Mario, ang engineer, no? Tumatayo rin po siyang happy ngayon ng Astronomical Publications and Planetarium Unit ng Space Sciences and Astronomy Section ng DOST Pag-asa. And to give the second lecture, let us all welcome our very own engineer, Mario M. Raimondo. Now, I'm going to share my screen. Kung nag-spearhead nito ay ang STII at ang kasama po ang Pag-asa. Pati po ang taas ng panahon na pinag-usapan namin yan na ang pagdating sa IEC or Information Campaign, ang task po niya na nga ang STII. On the technical side, ay ang Pag-asa po ang nananagot. And now I'm going to discuss the Philippine Standard Time and the Timekeeping Service of Pag-asa DOST. Good morning sa lahat. Ako po si Mario Raimondo. I'm a Senior Weather Specialist ng Section ng Space Science and Astronomy Section. And then this is the outline of my talk. Pag-usapan muna natin ano nga ba itong concept of time. And then different time scale terminologies, definition of time, why does a country need standard time, why standard time is important, uses of standard time in other fields, brief history of standard. I'm going to talk the concept of time first, and dito ko po sinimulan ng aking discussion. This is a landmark. Pinaka-importante po ang lugar na ito. Ito po ay lugar ng London. This is the Royal Greenwich, Royal Observatory Greenwich. Ito po ang napagkasunduan ng lahat ng mga bansa na gamitin ng zero longitude o yung tinatawag na prime meridian o yung sinasabi nila na pinaka-start ng oras, yung world time na sinasabi. During that time, ito po ang tinatawag na Greenwich Mean Time or GMT. Yung pong ginamit po dyan ay ang Eritrans Circle na kung saan yan po ang pinakasimula nung, as a reference point when charting the heavenly heavens and the determining times. Noong 1884 po kasi, bago po pong 1884, ay nagkakagulo po kasi pagdating sa commerce, pagdating sa shipping, and sa mga airplanes, ang lahat ng mga bansa. Sapagkat kanya-kanya po kasi ang oras na kanilang ginagamit ng standard time. And then ang talaga pong nakapektong mabuti dyan ng Amerika, kaya po sila nag-introduce, sapagkat ang Amerika po ay apat ng time zone. So, ang unang pumayag na gamitin ang tinatawag natin na prime meridian na zero na nandun sa Greenwich sa London ay ang Amerika. Sa Washington, na kung saan sila na-propose, 25 bansa po ang nag-scrutinize niya na tumaten sa conference na yan. At isa po itong tinatawag na yung
proposal, yung the conference proposes the adoption of the meridian passing to the center of the transit instrument at the observatory of Greenwich as the initial meridian of longitude. Ang lumabas pong butuhan dyan, out of 25, 22 po ang pumabor, dalawa ang hindi at isang abstain. Ang abstain po ang France, sapagkat ang France po may konting kwento, ang gusto nila sila yung prime meridian. Pero naayos na rin po yan, pumayag na rin po ang France umarnang huli. Okay? Now, ito po ang representation at ang natawag nating standard time zone. So nabanggit ko kanina yung sinasabi na prime meridian, na-decide nila doon sa tinatawag natin na London. Ito yung Greenwich, London. Ngayon po, ang ating mundo, yung globe po natin dahil bilog, pinati po kasi yan na 360. Kung meron po tayo simula na zero, sapagkat 24-hour basis po tayo, ay hinati po yan sa 24. So lumalabas po ay lahat po ng mga yan ay 15 degrees ng difference. Lahat po yan ay meridians. Pero there's a one prime meridian and that is the London, that is the zero. And that is the start of the longitude. And then, so, yun po ang pagdidivision ng tinatawag natin ng time. Now, i-explain ko pa sa bandang huli, ito po, nakita nyo po ito. Doon sa atin po, ang ating Philippine Standard Time, ay lamang po tayo, ang offset po natin dyan ay 8 hours from the Greenwich Mean Time. Yung pong Greenwich Mean Time, nang usahan, ito po ay tinatawag ngayon na Coordinated Universal Time. Now, yung pong tinatawag na longitude, sapagkat every 15, there's 1 hour difference. The ruling is that, kung nakita nyo po itong aking tinatawag natin na cursor, mula po rito sa zero, going to the right, for every 15 degrees, there's 1 hour. Magpa-plus po tayo dyan. So, kaya po tayo nasa 120. Kung 120 po ang ating location ng East Meridian, okay? So, 120 divided by 15 gives you 8. So, lamang po tayo ng 8 oras doon sa zero longitude o yung sinasabi ng London. Kaya po dito, kung makikita po ninyo, kung tingnan nyo po aking cursor, ay ang ating pong tinatawag na 120 degrees east longitude na may offset na plus 8, lahat po ng mga dilaw na bansa, ito to, mga yan, yan po ang gumagamit ng ating standard time. At yan po ay nagkocompose po niya ng Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mongolia, Philippines, Russia, Singapore at saka Taiwan. So lahat po ng mga time na mga yan ay parehas po ng ating oras dito sa Pilipinas. Ang nakapagtataka lamang po ay ang China, na kung titingnan nyo is napakalaking kontinente, no? Malaking bansa, malaking kalupaan. Sinusunod po nila yung Beijing time, pero po sa laki ng kanilang lupa, kawawa po yun sa may bandang western side nila, sapagkat maliwanag na po sa Beijing ay madilim pa po doon sa kadulo ng kanilang western side ng bansang China. Okay? Now, if po sinasabi going kanina, to the right, no? Add 1 hour, every 15 degrees, 1 hour. Then, subtract 1 hour, every 15 degrees naman po pagpunta sa west. So, balitaran po yan. Now, ang ito pong dalawa na ito, ito po ay ang tinatawag na, ang meridian po mismo ito eh. Ito ang zero longitude nito. So balit ito po ay meron tinatawag po na limits na kung saan kagaya po nito. Ang zone po ng zero, which is tinatawag po na Zay o Zulu, na suffix na Zulu, which is the London Greenwich Mean Time, ito po ay merong 7.5 degrees west to 7.5 degrees east. So yung pong dalawa na yun, yung po ang limits. So pagdating po dito sa atin, nandito po tayo. Sa 8 po tayo. Ang ating suffix po ay 8. Nandito po tayo sa 112.5 degrees east to 127.5 degrees east. So kaya po ang pinaka-middle po nito, dito sa 8 na ito, dito po ang 120. So either way po dito sa dalawa nito, kung kasama ka, ay dyan po nabibilang ang tinatawag nating standard time o yung tinatawag na offset na plus 8. Now, kaya dito may plus 1, plus 2, plus 3. Now, ito pong yung say na suffix na ito, kaya po doon sa mga magne-negosyo, ang transaction po nila ay mga taga-ibang bansa, meron po silang mapansin na mga time na parang no, nakita sa dulo na tinatawag na, alimbawa, 000 GMT, 000 say. Ang ibig po sabihin, isa lamang po yun, ang say na yan, yung pong GMT, NUTC, iisa lamang po yun. Sa atin po, pag nakita po tayo, let's say na 8s, ang romantic na ano po natin, suris po natin ay 8. Halimbawa, 10.00 8.
Akala po natin ay 10.00 hours. Hindi po. Ito po ay ang talagang suffix natin sa age. Base po dito sa nasa ilalim na ito. So po pwedeng gumamit ng mga time using these suffixes. O kaya naman po ay indicate na lamang po kung ano talaga po ang lugar na kanyang time ng lugar na yon. Okay? Now, this is the real concept of time. Para po maintindihan natin mga kababayan. Sapagkat this is the first time na nilecture ko po ito. Medyo technical po masyado ito, pero gusto ko pong ipaliwanag sa inyo, paano po ba nagsimula ang oras sa buong mundo? Ano po ang nagiging basis? Dito po sa bandang kaliwa, sa bandang kanan na ito, nandito po ang tinatawag na west of prime meridian, east of prime meridian. Ito po yung ating globe. Mayroon mga time na po dyan. Supposing nandito po ang sun natin, ano? At nakalagay po yan sa prime meridian zero. At narito po ang zero meridian. Okay? So kung halimbawa po na hindi umiikot ang mundo dito sa representation na ito, hindi umiikot ang mundo, nakaset po rito alas 12 ng hanghali po ang London. Okay? Sa makatwid, ang ibig po sabihin ng Pilipinas plus 8, narito po sa lugar na ito ang Pilipinas. Ito po ang international dateline, alas 12 ng gabi. Pag hindi po umiikot ang mundo at naka-stand still po yan, isa po ang date niyan. But the time is different. Ibig po sabihin niyan that the concept of time is that the minutes and seconds of the time around the world ay the same, but the hours different. So kanya-kanya lamang pong offset. So ang Philippine Standard Time po, actually po nakapalo tayo sa Coordinated Universal Time, which is based from zero longitude, mag-a-add lang po tayo ng ating offset na plus 8. Lahat po ng mga bansa, kanya-kanya pong offset yan. Maliwanag po ba? So, ng east of meridian, prime meridian. Ang US po nandito sa west eh. Kaya po lamang tayo dyan sa west. Lamang tayo sa US. Sapagkat nandito po tayo. Okay? Sana po naintindihan nyo. Pwede kong tanongin naman kung meron kong question. Now, ano ba ang ating ginagawa na civil time? Local time indicated by the clocks. Dalawa po yan. Ito po ang tunay po talaga natin na sinusunod na oras. Yung sinasabi na Coordinated Universal Time, by the way, explain ko yung Coordinated Universal Time, yan po ay hindi talaga physical clock. Ito po ay isang paper clock only. Ang talaga pong physical clock ay ito pong atomic clock na tinatawag na International Atomic Time. Kagaya po ng PAGASA ay meron po itong tinatawag na cesium clock. Now, kahit naman po ang atomic clock na ito, ito po ay lahat po ng output na ito, sapagkat marami po mga laboratories ng time sa buong mundo. Actually, 450 cesium clock around the world na may mga tinatawag sa mga laboratories, about 80 siguro. Now, ang lahat po ng mga outputs ng mga clocks na yan ay ina-average. At pag ina-average po yung clock na yan, yan po ay dapat po ay tinatawag natin na maging Coordinated Universal Time. Pero hindi pa rin po magiging Coordinated Universal Time yon, sapagkat ang Coordinated Universal Time ay nakalink dito sa atomic clock. Na kung saan ang tunay naman sinusunod na atin na sa oras sa mundo ay ang tinatawag na Astronomical Time o tinatawag na Universal Time, which is through the rotation of the Earth. Ibig po sabihin, subjected po pala ang ikot ng mundo sa iba't ibang mga factors, kagaya po ng climatic at saka geological events. Ibig po sabihin, may pagkakataon po pag sumabog ang mga vulkan, nakakaroon ng tidal breaking. And then, napansin nila, meron din tinatawag na precession of equinox. So, ang mga yan, nagkakaroon ng changes na hindi nakakamukha ang atomic clock output sapagkat ito ay precise, against doon sa tinatawag universal time. Para makorek po ang tinatawag nating time, para magamit po natin sa tinatawag nating civil time, na Coordinated Universal Time, ay naglalagay po tayo ng tinatawag nating leap seconds. So the combination of these two, kasi po ito precise, ito naman po ay subject of variation, at ito naman po talagang tinusunod natin, yung pong tunay na ikot ng mundo, na kung saan, yung pong correction na yan, pagka umabot po ng 0.9 o pa seconds, ay lumalabas po dito, ina-adjust po sa astronomical time, and then ang result po niyan is Coordinated Universal Time. At yan po ang ginagamit natin na civil time throughout the world. I hope na medyo
Naintindihan po ba yung pinapaliwanag? Medyo mataas po ng konti ito, pero sinisikap ko pong pababahin para maintindihan natin mga nakikinig. So by definition, ito po international atomic time, the time scale that has been used by international agreement since 1972. So ibig pong sabihin, nung panahon po pala nung wala pa yung 1972, actually 1960s pa, nung dinedevelop yung session clock, ay Greenwich Mean Time ang tinatawag nila. Yun yung po yung sabi ko nung nabanggit ko kanina, yung GMT nila. Pero po nung in-adapt ng 1972, yan, nagkaroon na po. Pinalitan na po ng pangalan, ang Greenwich Mean Time na yan, na GMT, ay pinangalanan na po ng UTC or Coordinated Universal Time. Subalit, ang GMT ay patuloy pa rin ginagamit ng Britain for patriotic purposes. It is ultimately a pan-atomic oscillator rather than astronomical principle o yung sabi ko na pag-ikot ng mundo, universal time, and it's the most accurate time available today. It differs from coordinated universal time UTC by exact number of seconds, kaya nabanggit ko, and the leap seconds, introducing UTC to keep it step with the changeable rotation rate of the Earth. So, yun po yung aking nabanggit na natawag na international atomic time. Ito po yung ating ginagamit actually every day ngayon po. Matas din po ng tanong ng kamay nila to probably ask questions, ano. Unahin na natin si Miss Happy Mornings Show, si Ma'am Horizon Chaser. So to suki natin to, ano. Ayan, so Ma'am Horizon Chaser, Happy New Year, and Ma'am, yung inyo pong katanungan, please. Happy morning po. Kay Dr. Raimondo. So, sa kanyang presentation nga po, malinaw na kapag pala hindi magkatugma itong atomic time at ang astronomical time, ay apektado itong UTC natin. Tama po ba? So, yung tanong, ano yung effect sa ekonomiya ng ating bansa? And kung may effect po ito, ano po yung ang action dito ng pamahalaan? So, dapat po ba bigyan ng pondo itong magandang programang ito dahil mahalaga nga ang oras dahil mukhang malaking epekto ito sa ekonomiya ng ating bansa. So yung DOST Pag-asa po, sa follow-up question naman, ano yung gusto ko lang dinawin kay Dr. Raimondo ulit, yung malaking pananagutan po nito. So yun lang po. Thank you. Sir Mario, go ahead. Actually, walang kwan ito sa yung oras na pinag-usapan natin. Okay. Ang pinag-usapan natin is seconds lamang ang pinag-usapan, actually. Hello? Nadidinig ko ba ako? Yung sinasabi na yung coordinated universal time, tapos international atomic time, at saka yung universal time, yung sinasabi na astronomical time, yung po ay time lamang po di-discuss, no? Kaya nga po nabanggit ko, po pwede naman po na i-disregard ang tinatawag natin na universal time. Kasi nga po may panukala na natanggalin na ang leap seconds and then gawing leap minutes. So, kung ganun man, ganun adjustment, wala rin pong problema. So, the life continues, the life goes on. Ang session clock, nagbibigay ng kanya-kanya ng sariling output. At yun pa rin ang susundan ng general public na magamit nila sa kanyang civil time. So, pagka ganun po tatagalin ng leap seconds at i-disregard yung true rotation of the Earth, which is very minimal, pag-usapan natin is less than 1 second, diretso po yun, wala pong magiging epekto. So, yung ating pong physical clock na ginagamit sa para sa time sa civil time o time of day, why siya po natin magamit at wala po ito magiging epekto sa ating ekonomiya. Siguro po sa ibang application, sapagkat kapag po let's say na hindi ka sumunod sa tamang oras, definitely ay makaka-epekto ito sa ating ekonomiya, sapagkat siyempre po ay kasabay na rito kung yung problema ng ay hindi ala pala kayong pagmamasa inyong oras o yung respective value of time to the others. So yung branding na yon na Filipino time pa ibabaksak doon makaka-apekto siguro sa ating ekonomiya sapagkat doon lalabas ang ating identity. Kaya nga mayroon isang nagsabi diyan na isang paham ang nagsabi na that the well-arranged time is the best indication of a well-arranged mind. Ibig po sabihin noon ay disiplina. So, kung ikaw ay disiplinadong tao at musunod ka sa tamang oras, ultimo yung sarili, bukod doon sa mga pinag-usapan natin negosyo, ay maaaring umasenso ang yung buhay. Eh kung i-apply pa natin doon sa isang mas malaking bagay yan, halimbawa sa negosyo na, ay lalong gaganda. Makatutulong ka sa
pag-unlad ng ating bansa ng dagdag. Okay po, thank you po Sir Mario sa inyong katugunan. Okay. Asa po, gusto ko linawin yung may malaking pananagutan hinggil dito ayon kay Dr. Raimondo. Ano po yung pananagutan on? And dapat po lagyan ng pondo ng pamahalaan itong programang ito. Thank you po. Teka. Yung pananagot na sinasabi mo, kasi ganito, noong panahon ng implementing rules and regulation, ay hindi namin inilalagay yung ano na mananagot ang sino man, halimbawa ang PAGASA o ang STII, ay hindi mananagot kung sakaling hindi matupad ang tinatawag natin na hindi sumunod sa tamang oras, yung mismong pinaka-time source. So pagdating ng IRR, ay nagulat na lamang ako at nakalagay dito sa rules, section 3, no? Rules 7, section 3, violation penalties, nakalagay dito bukod sa media, no? Nakalagay dito na any government employee or officer who is principally responsible for the implementation of the law shall fail to calibrate and synchronize the devices within the PHST shall be administratively liable without prejudice to any civil or criminal liabilities may be appropriately imposed. So ibig sabihin, meron din pala akong kinalaman dito. Kung halimbawa yung time source ko ay mali, kagaya nasabi ko kanina, lahat ng mga naka-display sa amin sa DOST regional offices, mali lahat yun. So hindi po pwedeng kami ay magpatayang-tayang lang dito na hindi kami kumilos. At kinakailangan lagi namin titingnan at ang i-disseminate namin sa general public ay dapat tama. Kung hindi po pala, ay kami po ay makakasuhan. In the same manner, ganun din po ang mga radio at TV station, pero po yan ay ang NTC po kasi ang binigyan ng karapatan according, base po sa Republic of Consent 535. Okay, thank you Sir Mario, no? At kay Ma'am Horizon Chaser for the question. Horizon Chaser, nakatas po ng kamay. Baka may tanong pa po ba or ano? Nalimutan lang ibaba. Sir, follow up ulit. Yung halaga sa time ay kadalasan di ba mga professionals lang. So, paano po kaya matulungan din itong mga ordinaryong mamamayang Pilipino na pahalagahan yung time? So, ang pamahalaan po ba natin dapat magbigay ng pondo para maibaba sa LGUs? Thank you po. Ayan. Thank you po for the question. Sir Mario, insights on that. Sige, ganito ko itatakil yung follow-up question niya. Doon sa batas na nakalagay kasi doon sa atin, sa Republic of 10535, ay sinasabi doon that all the national and local government unit, including the others, schools, hospital, must display the Philippine Standard Time. Okay? That's the problem. Kasi kung halimbawa na tama, susunod tayo, mag-display tayo ng clock na sinasabi ni Madam Lita na sila'y bago sa opisina, wala pa silang clock pero dapat silang bumili. Ang tanong doon, bibili ka ng clock sa magagaling ang kondo. O pwedeng gawin ngayon yun? In order to satisfy the requirements of the law, dapat tayo magbigay siguro ng pondo. Hindi ko lang alam kung sino mag-initiate, kung sino pupunta. Na dapat ang lahat ng mga government agencies o kaya naman mga eskwelahan or kung ay dapat mag-display ng talagang tamang oras sa kanilang mausali. And that requires funding. And that I do not know kung saan kukunin. Okay. Thank you, Sir Mario, for the response. Development and Training Division. None other than si Ma'am Shirley. At isang maligaya, mapayapa at maunlad na 2023 po. We have come to an end of our webinar on Philippine Standard Time and the celebration of the National Time Consciousness Week as provided by Public Act 10535, which institutionalized the Philippine Standard Time. This is the first time we have this webinar on time consciousness, but hopefully not the last. Not the last one, as we look forward to another one next year. So, bago po ang lahat, nais ko pong magbigay ng pasasalamat sa ating mga naging bisita at speaker. So, sa ngalan po ng Research and Development and Training Division, kasama na po ang Space Sciences and Astronomy Section at ang Public Information Unit po ng Climatology and Agrometeorology Research and Development Section ng PAGASA. Ako po ay lubos na nagpapasalamat, nagpapaabot ng marudob na pasasalamat kay Director
Dita Swerte Felipe ng DLLO ng DOST. Ma, maraming maraming salamat po. Alam ko po, lagi kayong nakasuporta sa mga advokasya ng PAGASA, lalo na po sa ating aming PAGASA Modernization Act. Lagi po kayong andun kapag kailangan po namin kayo. Maraming maraming salamat po. Sa ating po mga kasama sa Science and Technology Information Institute sa pamuno po ni Director Richard Burgos. Sir, maraming maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin pagdating sa information dissemination and promotion ng ating National Time Consciousness Week. And sa ating pong mga bisita, sa ating mga media partners, at sa lahat po na nakibahagi via Zoom, sa YouTube, and Facebook, maraming maraming salamat po sa inyong interest at inyong aktibong pakikibahagi. Sa lahat naman po ng members ng Organizing Committee at Secretariat, sa pangunguna nga po ng ASTRO Section at ng PIU, maraming maraming salamat po. Given po yung ating limited time para po i-conduct ng ating webinar at yung ating medium of engagement, which is virtually, sana po ay meron tayong nakuha at magandang impormasyon na atin pong madadala sa ating pang-araw-araw na gawain at inspirasyon na rin po para po naman maibahagi natin ito sa iba. Sana po ito ay hindi magiging ang huli na ating pagkakaroon ng pagtalamitan sa isa't isa pagdating sa ngantong klaseng activity po. I look forward to for more. So again po, maraming 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 salamat po sa lahat and may the Lord bless us and keep us always. Again, thank you very much. Alright, thank you so much, Ma'am Shirley David, ang ating Chief of the Research and Development and Training Division ng DOST PAGASA. Ayan, so sana may naintindihan po tayo sa napakahalagang ulat hinggil sa tamang orasan. At kung babasihan nga natin pala ito, no, mula sa zero ay papuntang kanan na meron itong every 15 degrees, ay pumapatak pala ito na isang oras. Kaya ang Philippine Standard Time ay tama yan sa meron tayo palang 8 oras mula sa degrees na iyon sa main time. Kaya ito ay malaking bagay para magkaroon ng coordinated innovation time. Kaya ay marami tayong natutunan, kaya pwede nating ulit-ulitin ito at nang mapahalagahan natin ang oras, dahil malaking tulong ito sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. So yan po ang ating report mula sa DOST PAGASA. Muli ang inyong lingkod, Ms. Horizon Chaser. Happy morning! Miss Horizon, kailangan ka maghanda kasi ang ating Pilipinas at pwedeng bisitahin Bagyo, Lindol, pagsabog ng vulkan at tsunami. Maghanda ka at palitinan yung mga mahal sa buhay at isama mo na yung mga listeners. Morning, Miss Horizon, sa ating project. Maghanda. Morning, Miss Horizon Chaser. Welcome.